Kawa ay nang mga pangyayari
ng proso sa wala tayo sa ating mga kasalanan at patupayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, awa ng amin. Panginoon, awa ng amin. Kristo, awa ng amin. Kristo, awa ng amin. Panginoon, awa ng amin. Panginoon, awa ng amin. Ama namin, mga Panginoon, pinagawa mo ang unang pagkakamay sa iyong mga gusto sa pagdanang ng dugo ni Santiago na pagkalabong humibay ang inyong sangkainan sa kanyang pagpapakayang sa pananampalataya at tuhusang pagkakamit ng padalangin niyang puspusan sa pamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo mga pasawalan ng hanggaman. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tagalogo. Mga kapatid, kaming pinakalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hangin. Kumbaga, sa sisidlan ay palayo lang upang ipakilala ang di malilig na pangyarihan ay sa Diyos at hindi ang dinitipid kami sa ating kabila, ngunit di nagagalit. Kung minsan, nalaanin lang kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyan na ilulog mo. Lagi kong taglay sa aking katawan, ang upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami naging natitinig sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawan may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pa, habang ako'y dahan-dahan na mamatay, nagkakaroon lang kayo ng buhay na walang sinasabi sa kasulatan. Nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong iwanang pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman ko ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ay siya rin bumuhay sa at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdali ng mga nakatatanggap na mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aanin na tutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aanin na tutuwa. Nang hinapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyari ng kasaysayan parang isang panin. Lahat tayo ay natuwa, masayang nagsiyahan. Ang nagtanim na may luha ay aanin na tutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong hindi? Dakila na masasal, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalak ay di kawasa. Ang natanong niya may luha ay aanin na tutuwa. Kung paano inuulan, yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Sila ang mga nabuti na nagtanim na may luha. Bayaan mo na mag-anim, masaya na tutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aanim na tutuwa. Yaong mga nagsihayo, talay dinig na nanangis.
ay aawit na may dala, dalayan pagbalik. Ang nagdanan ng may luha ay aani na tutuwa. Tumayo po. Na taon na preparasyon
sa tinatawag po natin 500 years. 500 years ang ating pananampalataya. 500 years mula po ng unang pagbibinyag at unang pagbibisa na nangyari sa Cebu. So yun po ay nangyari sa 2021. Pero bilang paghahanda po ay tinagal ng simba ang siyang taon. At ngayon, ikatlong taon ng paghahanda ng siyang taon na ito ay pinangalan ng taon ng mga lupa. Taon ng mga lupa. Bahagi po na po sa ating nakikita po natin para na po makita natin para po sa pagkaunawa natin ng lupa. Dalawa po, no? Yung kaulugan ng lupa. Yung una ay nakikita po natin yung physical po. Yung maralita. Yung walang kakayahan. Yung walang pera. Yung kawalan ng mga bagay na dapat na nasa kanya. Yan po'y tinatawag natin marala, dukha, poor. Yung pangalawang dukha, o poor, na makita po natin ngayon, malalapuan natin sa tinatawag po natin yung poor in spirit. Yung tinatawag po natin anawin. Anawin. Yung mga naiwan ng mga tunay na tumutungo sa panawagan ng ating Panginoong Diyos na kung tawagin natin yung pag sa Espiritu ay walang iba kundi yung mga taong hanggang sumunod sa kalooban ng Diyos kahit ano yung gusto ipagawa ng Diyos. Sige po, yung poor, as poor, financially, physically, and poor, as unwin. Bahagi po ng pag-ibos na kung sa ating atiso, kapag nasasalita po yung tao, kinakailangan din natin mag-distinguish. Kung ang sinasabi ni Father ay poor, financial. Kung matiwala ko na, ang sinasabi ni Father ay poor in spirit. Hindi yung mga anamin. Para lang po distinguish natin kasi kung misa no, baka yung mga dinamita na kung saan ay makulutado pa ay ang sinasabi. Pero naman po may mga pagkatao na yung pagpapahayag, pwede ang pinag-uusapan ay pareho. Mahirap sa isa talagang walang-walang pera at mahirap dahil sa ikaw ay talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos kahit anong gusto ipagawa ng Diyos. Pero sabi natin dapat makita natin saan ka nanggagaling kapag ang pinag-uusapan natin ay mahirap. Ngayon, ang nais natin patungan ng pansin ay yung poor. Gawa na katatayuan sa physical na kalalagayan. Physical poor. Financial poor. Saan na walang gagaling ang kahirapan? Bakit pa nagihirap ang tao? Pinakailangan mo namin mo ng pag-usapan niya kasi paano rin nagsasabi ng mga kanila ang mahal na Bere Maria, ang mahal na ina ng mga anghel, sa maluka, kung hindi mo na natin pagkinilalan, kung bakit pa mayroong pag-iila. Kasi hindi yung katatayuan natin, no? Sa pinamahal ng nakaraang linggo, ay 75% ng kayamanan ng
naitigne ko ay hawak naman ng 100 ang kanan sa Pilipinas. So, 75% of the total richness of all Filipinos ay hawak lamang ng 100 ang kanan. Yung 25% na kayamanan ay hawak ng mahigit na 100 milyong tao. Kung kayo ay papalagay ninyo na yung 100 pamilya ay 20 tao, that is only 2,000. We are 100.7 million Filipinos. So, pinag niyo, 100 million, kaya alisin mo yung 0.7, kaya alisin mo yung 700 million, 700,000, 100 million, compare doon sa 100 pamilya. Kaya practically po, tayo dito sa mundo nito ay may tuturin natin na physically, financially po. Pero saan ba ang nagagaling ang kahirapan? Tatlo, na magagawa po natin sa banal na kasulatan. Hayaan po na pag-isa-isayin natin ang tatlo nito. Ano yung tatlo nito? Oppression, sakuna, at kasalanan. Oppression, sakuna, at kasalanan. Pakibulin na po. Una, oppression. Ano ba yung oppression? Pagmamalabis sa kapwa. Kaya kung may mga nagigirap sa pagdating na yung mga tao nagmamalabis sa kapwa. Katulad po rin bawa ano, makatagpuhan mo sa Deuteronomio 24 verses 14 to 15. Ano nakalagay doon? Yung mga hindi pagbibigay ng nararapat na pasweldo o makatarumang pasahod. Sa punta yun ang yun. Dito sa Laguna, medyo iba ibang break natin. Medyo yung San Pedro, medyo mas matras ng konti kaysa dito sa Santa Maria. Pero, bahagi mo, kung ano man naman yung extent, yung standing rate, ay dapat na yun, magbigay tayo ng tama pasweldo. Ano sa ito ako? Sa aklat ni Nehemias, chapter 5, verse 1 to 11. Ano yun? Pagpapakunta na may malaking patubo. Pagpapaw ng hindi makatarungang pagpupuwis. So, pagpapakunta na may malaking patubo. Yan yung ating pipes. Pagpapaw ng hindi makatarungang pagpupuwis. Ito naman na may nasa Soviet naman ito. Mayroon po ibang nagpapabili ng sarili. Ang tatawagin na ba natin ay mga malapating mababang dipat gawa ng kahirapan. So yun po, no? Pagmamalapis sa kapwa. So, bahagi yung nakusahan ay tinatawagan tayo ng Diyos na huwag natin gawin yung mga bagay na ito. Pero hindi naman yan. At hindi naman ginagawa yan. Ano ba yung karawa? Yung wag natin kailangan na may limang tao na gumagawa ng mga bagay na ito. Pangalawa. So yun po yung oppression. Pangalawa, ano yung pangalawa? Dahil ka ng nasa ng kahirapan, ano yung pangalawa? Sa una. Kalamidad. Lalo-lalo na po, ngayon, tayo ay nakakaramdam ng mga sakuna at kalamidad. Kami po, isa po na kapag sa ating pag-ibo na yung tinatawag natin West Valley po. At isa rin po pinigay
sa bago niyong isekretaryo na nautapos niyo. Na kung sa akin ang pumigit sa lahat sa pinakawag po natin na naging bahagi, isang bahagi niyo ang dahilan sa unahan niyo, yung hindi natin pangalaga ng kalikasan. Yun po yung bago niyong isekretaryo sa tupapa, nautapos niyo. Pangalawa niyo ang utusin ni Pope Francis. So, may panahon mo kayo ngayon, basahin niyo. Pero ano po ito? Sa mga nakasabagat, may mga ibang bahagi mo tayo namin tayo ito. Sa Luke, chapter 1, verse 1. Tagpuyo at tagpong. So, upang maghirap si Luke at Noemi. Nagkaroon ng tagpuyo at tagpong. Kapag na naman ang bahagi mo na sa amin ay wala sa pag na tubig, wala tayong maaayos na produce. Kahit ako tayo ay ayaw natin na maging tagpuyo at wala tayo ng tubig sa ating mga para. Saan pa? Sa unang matagpigat, Ruth 1, verse 5. Pagkamatay ng asawa at mga anak. Kasi nung lumang ang pwede lang magtrabaho ay lalaki. Yung babae hindi pwede magtrabaho. So hindi mo kaya ako siguro na si Noemi ay makita po natin na sila lang ay kumukuha na natitirang ang kinapas na kasi yung panahon nila hindi pwede magtrabaho yung babae. E namatay pa yung asawa ni Ruth at anak ni Noemi. So si Ruth at saka si Noemi ay magyanan, magmanuta. Kaya sila pareho sila nahirapan. Saan pa? Sa Nehemias 4 verse 6, pag-uusa ng mga Israelita, bunga ng pagpalalaki at paghihipit ng mga kalapit na bansa. Pag-uusa ng mga Israelita, bunga ng pagpalalaki at paghihipit ng mga kalapit na bansa. So, kaya po yun ay nararanasan natin ngayon. No? Tayo pinigipit ng China. No? So, at kapag tayo pinigipit, yan ay bahagi rin ulo. Sapagkat natural resources nito, no? Magpere po, magluluto ng kawala, no? Umating mga pangingisda sa lugar na yun. Ay hindi ka po makapangingisda kapag nakuha na nila yung lugar na yun. Sana pa sa aklat ni John chapter 1 verse 13 to 21 kamalasan hati ni Satanas, kamalasan hati ni Satanas. Kaya ba may panapit ni Satanas ang dalang ni kamalasan? What is evil? Evil is an absence of good. So kung ikaw ay nangkulong sa mga taong banal, ay wala kong ibig. Kasi yung ibig ay kawalan ng kabutihan. Kung ikaw ay parang gumagawa ng kabutihan, hindi magkakaroon ng pagkakaroon ng kasamaan. At nakita po natin, yung istorya ko, na makita po natin, na yun, dahil nangkulong si Satanas, ay tumanas ng kawalasan. Kaya pinapalayo sa atin ang mga pamuni sa Satanas sa buhay natin. Kinakailangan natin ang patuloy na panalangin at pagkakataon sa lahat ay manatili tayo na maligay sa harapan ng buong may kapag. So ito po, ito hindi namin hawa. Ito ay bahagi mo na kung tutusin po natin ay higit sa kapangyarihan natin. Ito ang mga sakunan na ito. Pero ito ay nagbubulot na kahirapan. Pangatlo, ito pong pangatlo ay pinag-alaman natin. Ang dudulot ng kahirapan ay ang kasalanan.
Malikaw ko lang yung hindi pa yung aming personal. Hindi ko sabihin, ako lang ang kasala. Kasalanan ko ito. Matutulog sa akin na kahirapan. Pwede din ito kung tawagin natin ay criminal. Ibig sabihin, naging kasalanan na pinababayaan natin. Kung tawagin po natin ang statue of sin. Tulad ng drug and corruption. Kasi pinababayaan natin. Pero sa ating mga nagpuan sa dalang kasalanan, una, kabigaan. Chapter 10, verse 4. Paghihirap, bunga na katamaran. Ba't ka naghihirap? Itama. Kaya, magingan ko ang mga kapatid. Huwag kayo maasa na kayo ay hayaanat ang buhay. Ano mo ay ako natin doon sa kawikaan verse 4? Ang kamay ng kamara ay tiyan na magkarako. Yan po yung sabi sa banal na kasalatan sa akwala ng kawikaan. Ano ba? Kawikaan pa rin mo. Verse 23, verse 19, chapter 23, rather, verse 19 to 21. Kawalan ng disiplina ang pag-isa sa mga resenyo at masisipa sa pagkain ay masasalda sa kahirapan. Kawalan ng disiplina. Alam pa naman po natin, kalimitan sa pinal ay millions of pesos daw na nagagastos natin na masasaya because of traffic. Nakapalitaan natin na kung ikaw opresyon, pangalawa, gawa na sa unang
po ay kung matitipo ng Diyo ay tinawag natin sa St. Martin de Porres Priest Reduction Action Group na nagnanayos na ang punatulungan ng bawat isa para sabi na Priest Reduction ma-reduce ang impact ng Priest gawa ng West Valley. Pato, sa tulong din po ng Mahal Mary Maria, bahagi yun ako sa nangyayari, patuloy natin dinugulong na ano, na ilan niya tayo sa anong uri ng kasalanan. Na ilan niya tayo sa anong uri ng kapahapa. Na ilan niya tayo sa anong magbari ng magpulot sa atin ng kamalian sa dating na ito. Bahagi yun ang pagkilos, pero yung ipinamanay ko sa atin, disiplina, tatahaba, paglalasing, ay iyan naman po na kung saan makita po natin na tayo ay luma, lalo na naman ako sa pamaraan ng ating mga pangalanan. At patuloy na pagkilos, isa na makuloy ko yung paalala. Huwag natin kalimutan ang paalalaan ng bawat isa. Naman, huwag tayo mamuhay sa kasalanan sa kapatid ay magdudulot sa atin ng kahirapan at kapahamakan. Kaya po, sa panahon na ito, tayo po ay itulog namin sa Mahal na Mary Maria ng mga anghel na tayo ay tunay na ipagsasalan niya sa maguli ng kahirapan at kapahamakan at kalinaan tayo katulad ng pagkalinaan niya sa kanyang anak na ating Panginoong Jesus Cristo. So, hayaan po natin na magdulot tayo kung ano mahabang ang aking sinabi. Mag-aaral tayo ng kahit na po ilang sekundo ng katahimikan at hindi natin sa Diyos. Baka may kusipan sabihin ng Diyos sa atin para po sa araw na ito bilang sa tema ng Mahal na Mary ng mga anghel kumakalingan sa unatuan. Si Santiago Papaginiwang ay tinawag na sa pagsusubsi ng kanyang lampa upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutulong maglingkod sa iba, manalangin tayo. Panginoon, baspasan mo ang iyong bayan ng itinatag ng mga apostol. Panginoon, baspasan mo ang iyong bayan ng itinatag ng mga apostol. Ang malingkod ng simbahan, naway kapalaan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at pagdalaan ng sarili. Manalangin tayo sa
menerang